papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo, na ikalabing pito na linggo sa pangkalimang panahon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob ng Basilica Minor at Pamasang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Jeremias, pinalalahanan ang sambayanan na nanalig sa Panginoong Diyos na sila ay babalik sa Panginoong Diyos sapagkat sila ay pinarusahan na dahil sa kanilang kawalan ng kabutihan, dahil sa kanilang pagrebelde sa Diyos, dahil sa ayon ng pagsunod at sa ayon ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, ipinaliwanag ng ating Panginoon ang tungkol sa mabuting binhi at ang mga itinim na mga masamang damo, na kung saan ang ating Panginoon ay nagtuturo na kailangan tayong manatili na maging mabuting binhi, na ibig sabihin sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kayo sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang walang inasahan kundi ikaw, hindi may darangal at hindi maging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kanang loob sa amin upang sa iyong paumuno at pangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala.
sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang iyong kalungkutan. Sabihin mo araw-gabi hindi na ako titigil sa pag-iyak sapagkat malalim ang ugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako nang parang nakikita ako ang mga nasawi sa digmaan, pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga Siyon? Bakit ganito kaluba ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming na lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ng mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kaming nagkasala ay patawaring ganap. Ang mga pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Tumayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus sa mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya,
Ipaliwanag mo po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus, ang anak ng tao, ang nagasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan, ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay walang iba ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susunugin ng anak ng tao ang kanyang ang kanyang mga anghel ang iipunin nila mula sa kanyang pinagharian ang lahat naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at mga ngalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may paninig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Martes tayo ng 17 na linggo sa kanimang panahon ng 2 taon ng ating pagdiriwang. Ang ating paksa po ay tungkol sa pagiging matuwid. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 14, Versos 17 hanggang 22, hindi na po naisabuhay ang pagiging matuwid ng mga sambayanang hinirang ng Diyos. Kaya sila'y pinarusahan na maski ang kanilang mga saserdote, ang kanilang mga pinuno, ay wala na pong mapupuntahan. At nagkaroon na po ang lahat ng kasamaan dahil hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya nanalangin si Propeta Jeremias na naway pansinin ng Panginoong Diyos ang tipan na ginawa ng Panginoon doon sa bundok Sinai sa panahon ni Moises at ng sambay ng hinirang ng Diyos. At ang mga tipan na kanyang ginagawa mula sa lahi ni Abraham na kung saan ay kanya pong bigyang pagpapala ang lahat ng tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya sa ating Salmo 78, versikulo 9, nanalangin din ang salmista na iligtas sila ngayon dahil kanya pong binibigyang pagpupuri at pagpupugay ang pangalan ng Panginoong Diyos. Ang pangalan ng Panginoong Diyos ay si Yahweh. Ang ibig sabihin, ako ay ako, palaging kasama ninyo. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, verso 36 hanggang 43, humingi ng explanation o lumapit ang mga alagad upang ipaliwanag ang mga tinuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng talinghaga. Isa sa pagtuturo ng Panginoon ay ang talinghaga tungkol sa mabuting binhi at sa masamang damo.
na ang mabuting binhi ay inihasik ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang salita at sila'y tinuturing na mga anak ng kaharian ng Diyos. Pero may mga anak rin ng Diablo. Ang ibig sabihin, ang lahat ng tao na ayaw tumatanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Nazareno, ang mga gumagawa ng masama, ang mga ayaw tatanggap sa ating Panginoong Hesus Nazareno at yung ayaw maniwala sa Diyos, sila yung mga masamang damo na naghahasik ng iba't ibang klaseng mga kasamaan sa buong mundo. At kuminsan dahil sila ang makapangyarihan, sila ang mga mayaman, sila ang mga may kontrol sa pamahalaan. Kuminsan, ang kanilang ginagawa ay ang pagpapahirap pa sa mga tao. Kaya, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin na darating ang paghukom at yaong mga sanhi ng paghihirap ng tao, ang lahat ng gumagawa ng masama, ibig sabihin dito lahat ng may bisyo, gaya ng mga nagdodroga o nagtutulak ng droga o nagbibinta ng droga, gaya ng mga nagsusugal at nagpapalaganap ng pagsusugal, ang paglasing, ang mga mahalay na mga bisyo, ang mga pagnanais na mga material na bagay, ang lahat ng mga gumagawa ng masama, nag-iisip ng masama, may tunguhin na masama at interest na masama, silang lahat ay gaya ng mga damo susunugin sa parusa na walang hanggan. Kaya, ang maiwan na lang ay yung pinili ng Diyos. Yung mga tinatawag na mga matuwid. Sa salitang Hebreo, ang matuwid ay sadek. At yung sadek, sila yung makikita natin na sila ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Sila ay gumagawa ng kabutihan sa pangalan ng Diyos. At sila yung mga nagtuturo ng daan tungo sa Diyos at mga paraan at daan tungo sa kapayapaan, tungo sa kapatiran at pagbubuklod ng lahat ng tao upang ang lahat ay hindi na magkahiwa-hiwalay bagkos magkakaisa na sa pagsabuhay na mayroong Diyos at ang Diyos ng kabutihan ay napapahayag sa kanilang kabutihang loob, sa kanilang ginagawa na mabuti at pagkakaroon ng mabuting ugali at hadikaing kabutihan sa puso ng lahat ng nananalig sa Diyos. Kaya sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 3, verse 26 hanggang 43, ang mahalaga po dito ay una sa lahat ang tungkol sa mabuting binhi na nasa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 3, versikulo 38 at sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 3, versikulo 43 na ang mabuting binhi, sila yung tinatawag na matuwid. At dahil sa kuno-kuno nagrigo ang ating Ebanghelyo, ang salita pong ginagamit dito ay dikayoy. Nasa Latin naman ito ay yosti, na para sa atin ito yung mga matuwid. Sila yung sa lumang tipan na nasabi sa dek, na kung saan ang kanilang puso ay para sa Diyos. Ang kanilang pag-iisip ay para sa lahat ng mga turo ng Diyos. Ang kanilang maginagawa ay para sa kabutihan ng kanilang pamilya, ng kanilang kapwa, ng bayan o ng paggawa ng mabuti upang ang lahat ay makakilala na ang Diyos ay mabuti. Pakisabi sa katabi mo, mabuti ang Diyos.
O sa English pa, God is good. At dahil dito, kapag tayo ay magkaroon ng kabutihan, nagahari ang Diyos sa ating mga puso. Pero kapag tayo ay tampuhin, o dili kaya madaling magalit o mag-iisip ng masama, o dili kaya natukso ng kasamaan at hindi nagbabalik loob sa Diyos, o dili kaya ang ating iniisip ay pansarili lang, sarili natin, hindi po tayo sadek, hindi po tayo dekayo, hindi po tayo matuwid. Kailangan na tayo'y babalik sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. O lakasan mo kasi parang natutulog yata. Magbago ka na. Ang lahat po na nagbabago at para sa Diyos, pumulakpak po upang ipahayag natin na tayo ay nagmamahal sa Diyos dahil magbabago tayo at tayo'y magkaroon ng kabutihan sa ating buhay. Lahat ay para sa kabutihan sapagkat ang Diyos ay mabuti. Sapagkat ang Diyos na nagmamahal sa atin, ibig niya na tayong lahat ay maging mabuti din upang magkaroon ng buhay ng hanggan sa kalangitan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Kung paano tayo makapasok sa kaharian ng langit, dalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nabatid nating sumasa sa atin ang Espiritu Santo nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Atin pong itutugon, Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga pinagkakatiwalaang magdulot ng katarungan at maisakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga matatanda naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon ng langit at lupa, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Hiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at anak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inianay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan.
tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain siya ang makamay sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lamikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo na rin nagmula at ngayon ay aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamuhay at sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaning tunay, marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahiyag. Kahit nito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakahihirapan sa pangitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa namang helisi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyong Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malugad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun na naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga pati naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabahan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ang mga apostol, San Juan Bautista, ni San Pedro Quisologo, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po na. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubog at sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsalungat ang tatawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo
ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na August 1, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at devosyon sa Malapong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Inanyahan po ang ating mga ministry, organisasyon at saman ng ating simbahan, lalo na po mga deboto ng Malapong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation ngayon pong araw na ito sa garap na kapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Rico John Belangel, Rector ng National Shrine of our Mother Perpetual Health, Baclaran Church. Makisa po tayo. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkalugong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamigitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo mga narito, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, sa pamakatulong ang Quiapo Church, sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbuhos sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Ngayong araw, dalhin po natin ang mensahe ng pagiging matuwid. Ang pagiging matuwid ay una sa lahat ang pagkinig sa turo ng Diyos mula sa ating puso at mula sa mga banal na kasulatan. Ang pagsabuhay nito, ang pagiging mabuti at ang pagmalasakit at pagtulong sa kapwa at ang paggawa ng adikain na tayong lahat na magkaisa sa pangalan ng Diyos. Ngayon na po ang posbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay na posbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sumita ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan niyong kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako sa binyag na ikaw at ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa
ng Pongisus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pongisus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintumho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.